Rematch nga ng laban last week, Indiana Pacers at Golden State Warriors. For sure gustong bumawi Nedry Steph sa Indiana. DiVincenzo pasok sa starting lineup, Clay out naman at si Wiggins patuloy pa rin out. Haliburton at si Miles Turner nasa lineup na nga rin ng Indiana Pacers. Dito nga mga idol, sa first quarter natin, Stephen Curry early 4 points, lamang ang Warriors 7-2. Tapos si naman pa ng kanyang 4-point play over kay Turner, 8 points na agad siya. Lumamang na nga rin ang kanyang team by 9 points, 20-11 after ng 5 more points para nga kay Steph. Pero Pacers gumanti naman sa Golden State sa pamagitan nga ni Buddy Hield. 6 straight points ang ginawa niya. 12-4 run ang ginawa ng Pacers, 27-26 after first 12 minutes. Second quarter mga idol, Indiana Pacers hindi patapos at nagpakawala nga na naman ng run sa pangunan ni Benedict Mathurin at ang kanyang 7 points. Warriors mga idol, nag-umpisa na nga rin hindi maglaro ng magandang depensa at sloppy basketball ang ginagawa, ang daming turnovers. Kaya't itong Pacers mga idol umabot na sa 12 ang kalamangan, 52-40. At hindi nga dito makashoot ang Golden State Warriors sa man pa nga ng marami silang turnovers at ang dami nilang mintes na tira. Kaya ayon mga idol, lalong nag-take advantage ang Pacers at umabot na ito sa 21-point lead. Matapos nga na magpaulan sila ng mga 3-pointers, si Haliburton na si Mathurin at dalawa naman dito kay Nesmith. 25 points ang biggest lead ng Pacers and after the second quarter, 74-54 ang scoring. Stephen Curry mga idol may 27 points pero hindi yan sapat at sa kabilang team naman ang nanguna ay si Haliburton with 20 points. Pagpasok nga natin sa third quarter, dito na binuwat ni Stephen Curry ang Warriors offense. 11 points mga idol coming from points and assists. Biglang baba sa 10 points ang inaabol nila, salamat din kay Steph. And guess what, hindi pa nga tapos ang Golden State, one more 3 for SC30 at putback at layup ni Kuminga, 3-point lead na lang ang kanilang hinahabol. Kaso may to the rescue para nga sa Indiana Pacers ang kanilang rookie na si Mathurin. Pagpasok off the bench, 11 straight points ang ginawa. Balik na sa double digit ang Warriors tapos na injured pa si Stephen Curry. Matapos ng reach in niya, balik siya sa locker room. Warriors naman to end the quarter mga idol, gumawa sila ng quick run para nga ibaba ang kalamangan ng Pacers to 6 points na lang. Fourth quarter natin mga idol, team effort naman ng Indiana Pacers, nagpabalik sa kanila para magkaroon muli sila ng 11 point lead. And then what a block mga idol from O'Shea Brissett kay Jordan Poole, napangiti na lang itong si JP. At simula nga nang mawala si Stephen Curry ay parang nagkanda loko-loko ng Warriors, na-eject pa itong si Draymond Green. Pero hindi nga sumusuko mga idol itong si Jamichael Green, si Jordan Poole at si DiVincenzo. Back-to-back 3-pointer ni Jamichael Green, sinamahan din ng back-to-back 3-pointer ni Dante DiVincenzo. And with just 1 minute and 6 seconds left, 3 na lang ang hinahabol ng Warriors, 122-119. Pero nang dahil nga sa great defense ng Indiana Pacers at pati na rin ang kanilang clutch offense in the last minutes, ay panalo nga sila sa labang ito mga idol. At ang naging final score natin, 125-119. Ang nanguna nga para sa Pacers ay walang iba kung hindi itong si Haliburton with 29 points, Benedict Mathurin with 24 points sa kabilang team, Stephen Curry in just 29 minutes, 38.7 rebounds at meron siyang 7 assists. Jordan Poole may 20 points naman. At ang update nga sa injury ni Stephen Curry mga idol ay meron nga daw siyang shoulder injury. At ayon nga sa mga NBA fans ay ito nga daw ang nakakatakot, yung mga non-contact injuries. Pero para sure, abangan na lang natin ang mga next update kung ano ba ang specific na injury na kanyang natamo.